Kilala nyo naman siguro yung tao na yun, di ba? Siya si Halina Perez at isa siyang sexy star noong araw. Ang dami ko kasi napapanood sa FB, sa TikTok, sa YouTube patungkol sa naging kamatayan niya at kung ano yung ginawa ng embalsamador daw sa kanya. Grabe mga title ng mga napapanood ko, meron pa nga ako napanood. Ang lihim ng embalsamador na tumingin kay Halina Perez. Di ba napaka-clickbait? Kaya naman ako gumawa ng video na to, gusto ko lang gawan ng komento. Si Halina Perez, noong namatay siya, is talagang sikat na sikat. Kaya kung mayroon mang punerarya na magseserbis sa kanya, sigurado na sikat na punerarya yon. Siyempre, ilalagay ba ng punerarya yung pangalan niya sa kahihiyan? Ang tanging mindset lang ng punerarya o ng embalmer na mag-aayos dun sa tao na yon o kay Halina Perez, is maiayos niya ng todo yung kasi, yun ang magiging way para lalong tumaas yung pagkakilala sa taong mag-aayos kay Halina Perez. Nagets nyo sana yung ibig kong sabihin. Bigyan ko kayo ng example. Halimbawa, ako ang nagmabalsamo. Kahit na hindi sikat yung binabalsamo ko, ang tanging mindset ko, sabihin na nating maganda yung patay. Medyo pataba-bata pa. Makinis ang muka. Siyempre, magandang makeup pa niya. Oo, yung pagpe-preserve o yung pagbabalsamo sa mismong katawan ng patay, matik na kailangang ayusin niya. Pero yung pagme-makeup, o sabihin na nga natin maganda. Ako, hindi ako papayag na hindi lalong magiging maganda yun sa loob ng kataon. Kung kailangan kilayan, kung kailangan lagi ng eyeshadow, kung kailangan lagi ng contour. Lahat ang ikagaganda ng patay, yun lang ang gagawin ko. Kapag ginawa ko yun, ano ang magiging resulta? Hindi lang pangalan ko ang aangat, pati punerarya yung pinagbabalsamuhan ko. O ano pang magiging resulta nun? Mas lalo namin makukuha ang tiwala ng tao na kung may mamatay sa kapamilya nila, sa amin magpapaayos dahil alam nila kung paano kami mag-service. O baka itanong ninyo, syempre nakita nung embalmer na nagbalsamo kay Halina Perez yung masiselan niyang bahagi. Ito aaminin ko sa inyo, hindi maiiwasan ng isang embalmer na makita yung masiselang bahagi ng isang patay. Pero habang binabalsamo po yun, tinatakpan din namin yun. Kaya ako kapag nagbabalsamo at medyo bata-bata pa yung babaeng babalsamuhin ko, hanggat maaari, sinasabihan ko'y pamilya na pumasok sa loob yung isang miyembro o dalawa para malaman nila kung ano ang totoong nangyayari sa loob ng morgue. Pero ako, kaya kong tanggalan ng damit yun na hindi ko makikita yung mga masiselang bahagi. Di ako nagyayabang, gusto ko lang ibahagi sa inyo. Kaya kung may mapapanood kayo na tungkol sa isang embalsamador at kay Halina Perez, huwag kayong maniniwala dahil sasabihin din nila sa video nila na yun na wala naman naging patunay, walang ebidensya na ginalaw ng isang embalmer si Halina Perez. Salamat sa panonood ang video ko. Ingat palagi mga kamorge.